Magandang magandang hapon po sa inyong lahat, mga kaibigan. Ayan, hapon na naman po at oras na naman po ng ating pagbabasa ng pinakamahalagang aklat, walang iba kundi ang Biblia na punong-puno ng salita ng ating Panginoon. Kaya mga kaibigan, samahan niyo po ako uli na magbasa po ng salita ng Diyos. At patuloy po nating inaanyayahan ang ating Panginoon na tayo po ay gabayan ng ating Diyos at ng banal na Espiritu Santo sa ating pagbabasa. Nawa po ay okay lang kayo mga kaibigan ha, dahil alam naman po natin na napakalakas po ng bagyo na dumaan. At sana po ay nasa mabuting kalagayan lamang po kayo. At ngayon na pong araw ay masyado nang mainit. Mainit na naman po uli. Pero magpaganon pa man, hindi po tayo mapipigilan ng anumang uri ng panahon sa pagbabasa ng salita ng ating Panginoon. Kaya muli mga kaibigan, buksan na po natin ang ating mga Biblia. Balik po tayo sa chapter 140 kasi nga po naputol kahapon ang ating pagbabasa dahil ang aking cellphone po ay bigla po naglobat. Medyo may diferensya na po ang ating cellphone. Kaya mga kaibigan, salamat po sa inyong pangunawa. At pagpasensyahan nyo na po yung background natin, ang mga halaman po ang inyong nakikita. Kaya simulan na po natin ang awit 140, nasa verse 5 po tayo. Sabi po dito sa verse 5, "Yaong mga hambog ang gusto sa akin, ako ay masilo sa bitag hulihin, sa bitag na umang sa aking landasin. Sabi ko kay Yahweh, ikaw ang aking Diyos, kaya ako'y dinggin sa aking pagluhog." Panginoong Diyos na tagapagligtas, nang ako'y bakahin, ikaw ang nag-ingat. Yaong masasama sa kanilang hangad ay iyong hadlangan, biguin mo agad. Ang mga kaaway huwag pagtagumpayin, pagdusahin sila sa banta sa akin. Lagpakan mo sila ng apoy na baga, itapon sa hukay ng di makaalsa. At ang mga taong nag-uupasala huwag pagtagumpayin sa kanilang nasa. Ang marahas na may bayaang mapuksa, patid ko o Yahweh, kung papanigan ang mga mahirap upang isang galang, at ipagtanggol yaong karapatan, ang mga matuwid magpupuring tunay, ikay pupurihit sa iyo mananahan. Awit chapter 141. Panggabing panalangin. Sa iyo, O Yahweh, ako'y dumadalangin. Sa aking pagtawag, ako sana'y dinggin. Ang aking dalangin, sana'y tanggapin mo. Masarap na samyong handog na insenso. Ariing panggabing handog ko sa iyo, O Panginoon ko, bibig ko'y bantayan. Ang mga labi ko'y lagyan mo ng bantay. Huwag mong babayaang ako ay matukso. Sa gawang masama ay magungon ako. Ako ay ilayo, iiwas sa lilo, sa handaan nila'y nang di makasalo. Pagkat may pag-ibig ang mabuting tao, pwedeng magparusat pagwikaan ako. Ngunit ang masama ay hindi ko ibig na ang aking ulo'y busan niya ng langis. Pagkat ang dalangin at lagi kong hibik ay laban sa gawa niyang malulupit. Kung sila'y bumagsak, tuloy na hatulan, maniniwala na ang mga nilalang na ang salita mo ay katotohanan tulad ng panggatong na pira-piraso sa pinaglibingay kakalat ang buto. Di ako hihinto niya ring pananalig ang pag-iingat mo'y aking ninanais. Huwag mong itutulot buhay ko'y mapatid sa mga patibong ng taong balakyot. Ingatan mo ako, ilayo mong lubos, iyong pabayaang sila ang mahulog samantalang ako'y ligtas mong kinupkop. Chapter 142. Dalangin upang tulungan.
Ako ay humingi ng tulong sa Diyos. Ako ay dumaing sa Kanya'y lumuhog. Ang aking dinalay lahat kong hinaing at ang sinabi ko'y pawang suliranin. Pag-asa ang dapat kong gawin, nalalaman niya. Sa landas na aking pinagdaraanan, may handang patibong ang aking kaaway. Sa aking paligid nang ako'y lumingon, wala ni isa man akong makatulong. Wala kahit isa na magsasanggalang ni magmalasakit na kahit sino man. Ako ay humibik kay Yahweh dumaing. Sa tagapagligtas ako'y dumalangin pagkat siya lamang ang lunas sa akin. Dinggin ang hibik ko, ako ay tulungan pagkat halos ako'y di makagulapay. Iligtas mo ako sa mga kaaway na mas malalakas ang mga katawan. Sa suliranin ko, ako ay hanguin at ang pangalan mo'y aking pupurihin. Sa gitna ng madlang mga lingkod mo rin sa kabutihan mong ginawa sa akin. Awit chapter 143, dalangin upang tulungan. Dinggin mo, O Yahweh, ang aking dalangin, tapatkat matuwid kaya ako'y dinggin. Itong iyong lingkod ay huwag mo nang subukan, batid mo ng lahat, kami ay salarin. Ako ay inusig ng aking kaaway at ako ay lubos niyang napipilan. Sa dilim na dako, ako ay nakulong tulad ko'y patay ng mahabang panahon. Ako ay handa ng magtaas ng kamay sapagkat wala ng pag-asa ang buhay. Araw na lumipas, aking nagunita at naalala ang iyong ginawa. Sa aking isip ay gumuhit na bigla. Ako'y dumalangin, nataas ang kamay, parang tuyong lupa ang diwa kong uhaw. Nawala ng lahat ang aking pag-asa, kaya naman Yahweh, ako'y dinggin mo na. Kung ika'y magkubli, baka ang hantungan, ako ay tanghaling malamig na bangkay. At ang tunguhin ko'y madilim na hukay. Ako ay umasa, sa'yo nagtiwala, na kung umumagay, ipagugunita. Iyong pag-ibig mo na lubhang dakila ang aking dalangin na sa iyo'y hibik, patnubayan ako sa daang matuwid. Ako ay umasang yung isasanggalang, kaya iligtas mo ako sa kaaway. Ikaw ang aking Diyos, ako ay turuan na aking masunod ang iyong kalooban. Ang Espiritu mo'y maging aking tanglaw sa aking paglakad sa ligtas na daan. Ikaw ay nangakong ako'y ililigtas, pagkat dakila ka, iligtas mo agad. Iligtas mo ako sa mga bagabag. Dahilan sa iyong pagtingin sa akin, ang mga kaaway ko'y iyong lipulin, ang nagpapahirap sa akin wasakin. Yamang ang lingkod mo ay iyong alipin. Awit chapter 144. Pasasalamat sa Diyos sa pagtatagumpay ng hari. Purihin si Yahweh na ating sanggalang sa pakikibaka, ako ay sinanay. Inihanda ako upang makilaban, natibay kong muog at tagapagligtas at aking tahanang hindi matitinag. Tagapagligtas kong pinagtitiwalaan, nilulupig niya ang sakop kong bayan. Ano ba ang tao, Panginoon namin? Siya'y tao lamang na iyong pinapansin. Katulad ay ulap na tangay ng hangin na paparam siya na tulad ng lilim. Langit mong tahanan ay iyong hubugin, Yahweh, iisa. Yahweh, lisanin mo't bumaba sa amin. Mga kabundukan ay iyong hipuin. Lalabas ang usok aming mapapansin. Ang maraming kidlat ay iyong subuin, lahat kong kaaway iyong pakalatin. Sa pagtakas nila ay iyong tudlain, hawakan mo ako at iyong itaas. Sa kalalimang tubig ako ay iligtas. Ipagsanggalang mo't nang di mapahamak sa mga dayuhang may taglay na lakas. Ubod sinungaling na walang katulad kahit ang pangako ay sumpaang lahat.
O Diyos, may awitin akong bagong-bago, alpay tutugtugin at aawit ako, tagumpay ng hari ay iyong kaloob at iniligtas mo si David, mong lingkod. Sa mga malupit na aking kaaway, iligtas mo ako sa kapangyarihan ng mga banyaga ay pagsanggalang, sila'y sinungaling di maasahan kahit may pangako at mga sumpaan. Ang mga lalaki nating kabataan, lumaking matatag tulad ng halaman, ang kadalagahay magandang adorno kahit sa ang sulok ng isang palasyo. At naway mapuno mga banga natin ng lahat ng uri ng mga pagkain at ang mga tupay magpa laanakin 10,000, ito'y paramihin. Sana'y dumami rin yaong kawa natin at huwag maagas, maaagas ang kanilang supling. Sa ating lansangan, sana'y mawala na ang mga panaghoy ng lungkot at dosa. Mapalad ang bansang ito'y nangyayari, mapalad ang bayang ang Diyos ay si Yahweh. Awit ng pagpupuri, Chapter 145. Ang kadakilaan ng Diyos ko at hari aking ihahayag, di ko titigilan magpakailanman ang magpasalamat. Aking pupurihit pasasalamatan siya araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Dakila si Yahweh at karapat-dapat na siya'y purihin. Ang kadakilaan niya ay mahirap nating unawain. Sa alinmang lahi ang iyong ginawa ay pupurihin. Ihahayag nila ang mga gawa mong makapangyarihan. Ang karangalan mo at pagkadakila ay ipamamalita at isasayaw ko ang mga gawa mo. At isasaysay ko ang mga gawa mo na kahanga-hanga. Makapangyarihay ipamamalita sa lahat ng tao'y aking sasabihin ikaw ay dakila. Ihahayag nila ang lahat ng iyong mga kabutihan, aawitin nila ang kabutihan mo't iyong kabaitan. O, itong si Yahweh ay puspos ng pag-ibig at lipos ng habag banayad magalit. Ang pag-ibig niya'y hindi kumukupas, siya ay mabuti at kahit kanino'y hindi nagtatangi. Sa kanyang nilikha, ang pagtingin niya ay mamalagi, magpupuring lahat. Sa tao o Yahweh ang iyong nilalang, lahat mong nilikha ay pupurihin kat pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakila at makapangyarihan. Dakila mong gaway upang matalastas ng lahat ng tao. Mababatid nila ang kadakilaan ng paghahari mo. Ang paghahari mo'y sadyang walang hanggan, hindi magbabago. Di ka bibiguin sa mga pangako pagkat ang Diyos ay tapat. Ang kanyang ginawa kahit na ano ay mabuting lahat, siya'y tumutulong sa lahat ng tao na may suliranin. Yaong inaapi, inaalis niya sa pagkagupiling. Lahat ng mga buhay ay tanging si Yahweh ang inaasahan. Siyang magdudulot ng pagkain nilang kinakailangan. Binibigyan sila ng sapat, hindi nagkukulang, anupat ang lahat ay may tinatanggap na ikabubuhay. Matuwid ang Diyos sa lahat ng bagay niyang ginagawa, kahit anong gawin ang kalakip, ay kalakip doon ang habag at awa. Siya'y nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao. Sa sino mang taong pagtawag sa kanya ay tapat at totoo. Yaong kailangan niyong mga taong may takot sa kanya, kanyang tinutugon at kung magigipit, hinahango sila. Yaong umiibig sa kanya ng lubos ay iniingatan, ngunit ang masamay wawasakin niya't walang mabubuhay. Aking puprihin ang Diyos na si Yahweh, di ko tutugutan sa ngalan niyang banal, lahat ay magpuri magpakailanman. Awit 146. Pagpuri sa Diyos na tagapagligtas. Purihin si Yahweh o kaluluwa ko, ang Diyos papurihan. Pupurihin siya't aking aawitan,
aking aawitan habang ako'y nabubuhay. Sa mga panguloy, huwag kang manghahawak kahit na kaninong di makapagligtas. Kung sila'y mamamatay, balik sa alabok, anumang balangkas nila'y natatapos. Mapalad ang tao na ang kanyang Diyos na laging katulong ay ang Diyos ni Jacob. Sa Diyos na si Yahweh umaasang lubos, sa Diyos na lumikha niyong kalangitan ng lupa at dagat at lahat ng bagay, ang kanyang pangako ay maaasahan. Panig sa naaapi, kung siya'y humatol, ay pagkaing handa sa nangagugutom. Pinalaya niya ang mga nabihag, isinasauli paningin ang bulag. Lahat ng inapi ay itinataas, ang mga hinirang niya'y nililingap. Isinasanggalang ang mga dayuhang sa lupain nila'y doon tumatahan. Tumutulong siya sa balot ulila, masamang balangkas, pinipigil niya. Walang hanggang hari ang Diyos na si Yahweh, ang Diyos mo siyon ay mananatili. Purihin si Yahweh. Awit chapter 147. Pagpuri sa Diyos na makapangyarihan. Purihin si Yahweh. O kay buti ng umawit at magpuri sa ating Diyos. Ang magpuri sa Kanya'y tunay na akalulugod. Ang lungsod ng Jerusalem muli niyang ibabalik sa kanyang mga lingkod na natapon at nalupig. Yaong mga punong wasak ay kanya ring lulunasan, ang natamo nilang sugat agad-agad tatapalan. Alam niya't matitiyak ang bilang ng mga tala, isa-isang tinatawag yaong ngalang itinakda. Si Yahweh na ating Diyos ay dakila at malakas. Ang taglay niyang karunungan ay walang makasusukat. Yaong mapagpakumbabay siya niyang itataas, ngunit yaong mapaghambog sa lupa ay ibabagsak. Umawit ng mga imno at si Yahweh ay purihin. Purihin ang ating Diyos at ang Alpha ay tugtugin. Ang ulap sa kalangitan ay siya ang naglalatag. Masaganang ulan naman ang sa lupa ay bumabagsak. Ang mga damoy binubuhay sa bundok at mga gubat, pagkain ng mga hayop ay siya ang magbibigay. May pagkain siyang dulot sa inakay na nasigaw, hindi siya nalulugod sa kabayong malalakas. Kahit ang piling kawal, hindi siya magagalak. Ngunit sa may pagkatakot, kasiyahan niya ay labis sa kanilang may tiwala sa matatag niyang pag-ibig. Purihin mo, Jerusalem. Purihin ang Panginoon. Purihin mo ang iyong Diyos, kayong mga taga-Siyon. Yaong mga pintuan mo ay siya ang nag-iingat. Ang lahat ng imlingkod ay siya ang nagbabasbas. Ginagawang matahimik yaong mga hanggan mo. Yaong mga hangganan mo. Bibigyan kang kasiyahan sa loob niyang trigo. Kung siya ay nag-uutos, agad itong natutupad, dumarating sa daigdig na hindi na nagluluwat. Singkapal ng damit, tupa, yaong yelong pumapatak para itong alikabok na sa lupay lumalagpak. Mga yelong buo-buo, sinlaki ng munting bato, lumalagpak na ang lamig, di matiis kahit sino. Ang hilo ay natutunaw sa isa lang niyang utos. Umiihip yaong hangit, ang tubig ay umaagos. Kay Jacob niya ibinigay ang balita at pabilin, ang tuntunay mga aral ibinigay sa Israel. Ang ganitong karapatan ay wala ang ibang bansa, pagkat hindi nila batid ang utos na itinakda. Purihin si Yahweh,
panawagan sa lahat upang purihin ang Diyos. 148. Purihin si Yahweh. Purihin ang Diyos nitong kalangitan, kayo sa taas niya'y papurihan. Ang lahat ng anghel magpurit, magdiwang kasama ang hukbong nitong, ang hukbo roong karamihan. Ang araw at buwan siya ay purihin. Purihin din siya ng mga bituin. Mataas na langit siya ay purihin. Tubig sa itaas, gayon din ang gawin. Siya ang may utos na sililikhain, kaya ang ngalan niya ay dapat purihin. Kanya-kanyang dako yaong pinaglagyan at mananatili doon kailanman sila isusunod sa tungkuling bigay. Purihin din ang Diyos buong kalupaan, maging dambuhala nitong karagatan upang mayroong yelo ang kidlat at ulap. Malakas na hangin, susunod na lahat. Mga kabundukan, mataas na lungsod, malawak na gubat, mabubungang kahoy, hayop na maamot, mailap na naron, maging gumagapang na hayop at ibon, lahat ay magpupuri kay Yahweh. Pupurihin siya ng lahat ng tao, hari at prinsipe, lahat ng pangako, babae at lalaki, mga kabataan, matatandang tao at kaliit-liitan, lahat ay magpuri sa ngalan ni Yahweh. Ang kanyang pangalay pinakamaigi sa langit at lupa'y walang kasimbuti. Siyang nagpalakas sa sariling bansa, kaya pinupuri ng piniling madla ang bayang Israel, mahal niyang lubha. Awit chapter 149, awit ng pagpupuri, purihin si Yahweh. O si Yahweh ay purihin, awitan ng bagong awit, purihin sa pagtitipon ng tapat sa pananalig. Magalaka o Israel, dahilan sa manlilikha, dahilan sa iyong hari, ikaw siyon ay matuwa. Purihin sa pagsasayaw, purihin ang kanyang ngalan. Alpatambol ay tugtugin at siya ay papurihan. Si Yahweh ay nagagalak sa kanyang mga hinirang sa nangagpapakumbabay. Tagumpay ang ibibigay sa tagumpay na natamo. Magalak ang mga hirang sa kanilang pagpipista ay magsaya't awitan. Sa pagpupuri sa Panginoon ay bayaang magsigawan, nataglay ang matatalim na sundang sa mga kamay. Upang yaong mga bansang nagmalabis ay gantihan at bigyan ang mamaya ng parusang kamatayan. Sa ganito, ang kanilang mga hari papangawan at ang mga pangunahin ay kadinang nyaring bakal. Sang-ayon sa utos ng Diyos, ang bansay magdurusa, ang tatanggap ng tagumpay ay ang mga hirang niya. Awit chapter 150. Purihin si Yahweh, purihin si Yahweh. Sa banal na templo ang Diyos ay awitan, purihin sa langit ang lakas ng taglay, siya ay pupurihin sa kanyang ginawa, siya ay pupurihin sapagkat dakila, purihin sa tugtog ng mga trompeta, awitan sa saliw ng alpa at lira, sa tugtog ng tambol, magsayaw, purihin mga alpa at plauta, lahat ay tugtugin, ang Diyos ay purihin sa tugtog ng pumpiang, sa lakas ng tugtog niya ay papurihan, purihin si Yahweh ng mga nilalang. Purihin si Yahweh.
Tuwang-tuwa po ako dito mga kaibigan sa 150, chapter 150. Pwede po bang ulitin natin kasi ito po ang last verse ano po ng last chapter ng awit. Uulitin po natin, sa banal na templo ang Diyos ay awitan, purihin sa langit ang lakas na taglay. Siya ay purihin sa kanyang ginawa, siya ay purihin sapagkat dakila. Purihin sa tugtog ng mga trompeta, awitan sa saliw ng alpa at lira, sa tugtog ng tambol, magsayaw purihin mga alpa at plauta, lahat ay tugtugin. Ang Diyos ay purihin sa tugtog ng pumpiang, sa lakas ng tugtog, siya ay papurihan, purihin, purihin si Yahweh ng mga nilalang, purihin si Yahweh. Ayan mga kaibigan, salamat po sa Panginoon. Natapos po natin ang aklat ng awit from chapter 1 to chapter 150. Purihin po ang Panginoon kahit po talagang nag-aagaw-agaw na po yung antok dahil talaga pong ang kaaway kapag nagbabasa po tayo ng Biblia ay talagang gumagawa po siya ng distraction. Ano po, pero purihin si Yahweh kasi napagtagumpayan po natin at tapos po natin ang awit hanggang chapter 150. Di po ba mga kaibigan, hindi lang po parang achievement, kundi isang katagumpayan po na atin pong napapaglabanan yung pakiramdam na parang inaantok ka, na kuminsan parang tinatamad ka, pero kapag kasama po natin ang Panginoon, ang presensya ng Holy Spirit, habang nagbabasa ng salita ng Diyos, ay nakakatagal po tayo. Nakakatagal po tayo. Bakit? Kasi sinasamahan po tayo ng ating Panginoon. Bakit po tayo sinasamahan? Dahil po sa pamagitan ng ating mga buhay ay atin pong naipapahayag ang salita ng ating Diyos. Dahil yun lang naman po talaga ang ninanais ng Diyos, na yung maipahayag ang kanyang dakilang salita, ang kanyang mga salita, at malaman ng tao na ang Diyos pala ang lumikha ng ating mga buhay at lumikha ng buong sanlibutan at ang lahat ng narito sa sanlibutan mula po sa langit hanggang dito sa lupa ay walang ibang managmamay-ari kundi ang ating Panginoon. Yun mga kaibigan, salamat po sa Diyos. Ako po'y tuwang-tuwa kapag ako po ay nakakabasa ng Biblia sa bawat araw. Iba pa po yung ating quiet time. Iba pa po yung oras ng ating pananalangin at iba pa po yung oras na tayo po yung nagsisharing o nagbabahagi pa rin ng salita ng Diyos at ng ating mga testimonies. Ano po, nawa mga kaibigan, talagang wala po akong ibang dalangin kundi tayo po ay patuloy na mapagpala ng salita ng Diyos. Sabi ko nga po kahapon, huwag lamang yung nabasa natin, huwag lamang yung nakita natin yung mga ginawa ng Diyos, huwag lamang doon sa nagpapakilala ang Diyos sa atin, kundi nawa ay maranasan natin ang Diyos. Maranasan talaga natin, yung ma-encounter talaga natin ang Diyos sa ating mga buhay, makita talaga natin siya sa ating mga buhay, na bagamat wala po yung kanyang physical na katawan na atin nakikita, pero kapag na-encounter po natin ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang espiritu sa pamagitan po ng kanyang salita, ay talagang lalo pa po na lalalim ang ating pananampalataya sa Diyos. Kaya mga kaibigan, maraming salamat sa Panginoon sa ating mga buhay, dahil kahit anuman ang sitwasyon, patuloy at patuloy po tayong magpapasalamat sa Diyos. Patuloy na patuloy nating purihin si Yahweh sa lahat ng kanyang ginawa at ginagawa at gagawin pa sa ating mga buhay. Alam niyo mga kaibigan, sa buhay kong ito, sabi ko nga, sa 61 years na nagtiyaga ang Panginoon, pinagtiyagaan ako ng Panginoon. Napakadami pong karakter na hindi po kalugod-lugod sa Diyos. Ngunit ang Diyos ko ay sobrang mapagmahal, sobrang mapangunawa, sobrang mapagpatawad. Lahat na po ng sobra ay talagang nasa Panginoon na ano po. Kaya
Yan, ako po yung nagpupuri sa Diyos at nagpapasalamat din dahil sabi ko nga, masaya po ako habang ako po ay nagbabasa ng salita ng Diyos dito po sa aking social media. At kung meron man pong hindi nakakaunawa sa aking ginagawa dito at sa aking binabasa, nawa po ay buksan ng Panginoon ang inyong mga puso, ang inyong isipan. Alisin ng Diyos yung nakalambong sa inyong kaluluwa o sa inyong pagkatao para makapasok po ang salita ng Diyos, para ma-encounter nyo rin talaga ang ating Panginoong Hesus, kung gaano po siya kabuti, kung gaano po siya kung gaano po niya ipinakita, ipinadama ang kanyang pag-ibig sa atin. Ano po? Kaya mga kaibigan, nawa po habang nalalapit ang muling pagparito ng ating Panginoong Hesukristo, nawa po ay magpakababad na po tayo sa salita ng Diyos. Huwag po nating asahan ang ating mga pamilya, ang ating kapwa-tao, even man ang gobyerno natin, ay huwag po nating asahan kapag ang ating mga pinuno sa bansang ito ng Pilipinas ay hindi makakilala ng lubusan sa ating Panginoon. Ang bansang ito'y mananatili pa rin sa kaguluhan, mananatili pa rin sa iba't ibang sitwasyon ng mga kung ano-ano nang nais na guluhin ang bansa natin. Kaya wala po tayong ibang gagawin kundi ipaglaban sa panalangin ng ating bansa, ang ating mga pinuno na nawa ay talagang ma-encounter din nila ang Panginoon upang sa ganon maalis po kung meron mga greedy sa kapangyarihan o sa salapi, ay mabaklas po ito sa kanilang buhay at sa Diyos na lang po sila susunod at ang kalooban ng Diyos ang masunod sa kanilang pamumuno at pamamahala kahit anumang sektor na kanilang pinamumunuan. Ano po, ganoon din po sa ating mga buhay. Ang Diyos lamang po talagang ating pag-asa. Wala na pong iba pa mga kaibigan, ni ang ating sarili, ni ang ating kalagayan sa buhay. Kung meron mang maraming naitabi, naitago, na salapi para sa future, huwag po yan ang ating asahan dahil anytime pwede po yang mawala sa ating pangangalaga ang mga bagay na yan. Kundi sa Diyos lang po tayo mamalagi, sa Diyos po tayo magtiwala, sa Diyos po tayo umasa, sa Diyos po tayo manalig at wala na pong iba pa na pananaligan kundi Diyos lamang. Bakit po? Dahil ang Diyos lamang ang ating tagapagligtas. Ayan mga kaibigan, hanggang dito na naman po magtatapos ang ating Bible reading ngayong araw. Nawa po ay napagpala ang ating mga buhay sa salita ng Diyos. Salamat sa Panginoon sa lahat ng mga binabasa natin na laman ng Biblia na talagang na i-apply po natin ito sa ating mga buhay at ito po ang ating sandata, ito po ang ating lakas, ito po ang ating pag-asa. Ano po? Kaya mga kaibigan, muli ako po ay pansamantala na naman na magpapaalam sa inyong lahat. Wala pong ibang dalangin ang aking puso kundi ang patuloy at magpatuloy po tayo sa ating tamang relasyon sa Panginoon, tamang pananampalataya sa Diyos, tamang mga panalangin at tamang conviction ng Panginoon sa ating mga puso, sa ating isipan, sa ating buong pagkatao. At darating din po ang panahon mga kaibigan, matatapos din po ang lahat. Ano po? So, purihin po ang Panginoon sa buhay nating lahat, purihin ang Diyos sa kanyang salita, purihin ang Panginoon sa lahat ng kanyang kabutihan. Pagpalain po tayo patuloy ng ating Diyos. Amen.